Hello guys, for today's video, tuturuan ko naman kung paano ako mag-edit ng video dito sa CapCut. Okay, so pag in-open nyo yung CapCut, ito yung unang nyo makikita. Okay, click natin yung new project. Next, mag-add tayo ng video. Ayan yung gagamitin natin sa pag-edit. Ito. Okay, next, paano ba mag-adjust ng kulay ng video dito sa CapCut? Okay, tap nyo lang yung video. Next, ito, tap nyo yung adjust. Dito sa adjust, meron kayong makikitang brightness, contrast, saturation, exposure, sharpen, HSL, highlight, shadow, temp, hue, fade, vignette, grain. Okay? So, ang ginagamit ko dito, exposure, yan. Kung gusto nyo liwanagan, adjust nyo lang dito. Or kung gusto nyo diliman, adjust nyo lang dito, guys. Okay? Ngayon, saturation. Ito, ginagamit ko rin to. Adjust nyo lang. Kung gusto nyo tumapang yung kulay ng video nyo. Contrast. Ayan. Adjust nyo lang ng konti or dito para mabawasan yung contrast. Pero mas okay na sa akin yan. Okay. Next. Paano ba mag-fast forward or paano ba bilisan yung galaw ng video nyo? So, tap nyo lang yung video. Tap nyo tong video. Click nyo tong speed. Punta kayo dito sa normal. Ngayon, ito yung normal niya, yung 1 times. Gagawin natin siyang 2 times yung speed niya. Ayan. Play natin. Okay? Or kung gusto nyo pang bilisan, 5 times nyo. Ito, click nyo yung 5 times. Diba? Ngayon, gusto nyo naman mas mabagal. So, ito, ilalagay nyo siya dito sa 0.1 times ito. Check nyo lang. Ayan. Check nyo lang, guys. Okay, so ganun lang mag fast forward at bagalan yung video na i-edit natin. Okay, so babalik ko siya sa normal. Nalagay ko siya ulit dito. Click ko lang yung normal. Ayan. Play ko siya. Okay, so naituro ko na kung paano mag-fast forward, paano bagalan yung video, at paano siya ibalik sa normal. Okay, so close natin siya. Tap natin. Ngayon, paano ba mag-cut at maglagay ng transition? So ito lang ang sample, guys. Lalagay ko siya dito, kakat ko siya. Split. 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 Ayan. Ngayon, ito nakat na natin siya ng tatlo. Dito, lalagyan ko siya ng transition. Ito. Lagyan ko siya na kumari. Black fade. Ayan. Dito naman sa pangalawang cut. Thank you.
dissolve, nalagay ko siya. Ito's pangatlo, dissolve 3 na lang. Ayan. Okay, so play natin siya. Okay, so ganun lang mag-cut, maglagay ng transition sa video. Okay, next naman, tuturo ko kung paano ako maglagay ng picture sa video. So, ganito lang guys. Click nyo yung overlay. Add overlay. Ngayon, click nyo yung photo. Ito, lalagay ko tong image na to. So, yung subscribe button. Pag maglalagay kayo ng image, guys, pwede nyong nasa inyo kung gusto nyong gawing transparent or bawasan yung kulay niya. Paano ba yun? So, hanapin nyo opacity. Ito. Tap nyo yan. Adjust nyo yung kulay niya. Yan. Diba? So, mas okay sa akin. Ngayon, paano ba siya liitan? Gamit yung daliri nyo, pwede nyo i-adjust yung size niya. Ayan. Okay na sa akin yan. Pwede nyo ilagay sa ilalim, pwede nyo ilagay sa taas. Ayan. Okay na sa akin yan. Play natin. Diba? Ngayon, paano ba siya ipantay dun sa video? Ganito lang guys. Nakita nyo yung dulo na yon. Hold nyo lang yan. Tapos drag nyo siya. Hold nyo lang to. Pantay nyo sa dulo. Okay, play natin. Okay, so naituro ko na kung paano ako maglagay ng image sa video. Next, paano ba mag-add ng video dito sa ine-edit natin video? So ganito lang. Click niyo overlay. Click niyo video. For example, ito ilalagay ko. Ayan. Para kayo naglagay na ganito rin yung paglalagay ng B-roll. Ayan, papantay mo lang siya sa video nyo. Habang nagpapaliwanag kayo, tapos merong biglang lumalabas ng video. Ayan, parang ganyan. Okay, so paano ba siya liitan? Gusto nyo yung liitan, ganun din. Isas, i-resize nyo siya gamit yung ito yung daliri nyo. Ngayon, nasa inyo kung saan nyo gustong ilagay. Pwede rin dito sa baba. Yan, mas okay sa akin dyan. Play natin. Diba? Ganun lang mag-add ng video or yung B-roll na tinatawag. Okay? So, next. Tuturo ko naman kung paano ako maglagay ng text at watermark sa video na ine-edit natin. Close natin to. Mag-add tayo ng new project. Ito. Okay. So, paano ba mag-add ng text? Ganito lang guys. Click nyo tong text. Add text. And then, maglalagay ako dito ng CapCut video editing. Okay? Dito guys, pwede nyo itong liitan. Ayan. Adjust ko lang itong size guys. Ayan.
Ngayon, pwede nyo rin palitan ng font dito. Piliin nyo yung English. Ito guys, ito yung mga pagpipilian. Ayan. Explore nyo lang. Pero ito yung pipiliin ko, guys. Ayan. Okay? Ngayon, gusto nyo lagyan ng kulay yung text. Paano ba? Tap nyo yung text. Click nyo yung style. Ito guys. Marami kayong pagpipilian dito. Ito. Ayan. Ito. Diba? Explore nyo lang. Pero mas okay sa akin to. Ayan. Ngayon, gusto nyo palitan yung kulay nung nasa gitna yung block. Pwede kayo mag-custom dito kayo, guys. May gawin yung red, yellow, pero mas okay sa akin yung black. Okay na ako dyan. Ngayon, gusto nyo yung lagyan ng animation yung text nyo. Paano ba? Tap nyo lang siya ulit. Click nyo tong animation. Ito guys, marami kayong pagpipilian dito. Pwede to. Pero mas okay sa akin to. Ito na lang. Eto. Okay na ako dyan. Play natin. Okay. Adjust natin tong text guys. Okay, play natin. Diba? Ganun lang magandang text or yung titles na tinatawag. Ngayon, turo ko naman kung paano ako maglagay ng watermark sa video. Okay? So, back natin sa unahan. Back natin to. Click natin tong overlay. Add overlay. And then, maglalagay ako dito ng logo. Ito yung logo ko. Ayan. Ngayon, di ba naituro kong paano i-adjust yung opacity niya? Gagawin ko ulit yun. Ito. Ito. Adjust natin yung opacity. Medyo transparent lang ng konti. Ayan. So, okay na sa akin yan. Ngayon, paano ba siya liitan? Ganun din. Adjust nyo lang yung size niya gamit yung daliri nyo. Ayan. Gagawin ko siya dito. Ayan. Play natin. Oops. Ngayon, di ba naituro ko na kung paano siya pantay dun sa dulo ng video nyo? Ganun lang. Hold nyo tong white na to. Tapos, pantay natin siya dito sa video. Ayan. Okay, play natin. Okay, so ganun lang mag-add ng logo at mag-add ng text sa video. Next naman, tuturo ko kung paano ako maglagay ng, paano ako mag-cut ng zoom in, zoom out. Papakita ko sa inyo kung paano ako gumawa nun. Okay, close natin to. Add tayo ng new project. Click natin tong video. Ito yung gagamitin kong video. Okay? So, paano ba mag-zoom in, zoom out? Ito yung unang paraan, guys. Pakita ko lang sa inyo. So, cut ko lang siya banda dito. Dito na lang. Split natin siya. Dito, split natin. Okay? So, itong pangalawang kinat ko, ito yung izo-zoom ko. Tap lang natin siya, then zoom natin siya ngayon. Yan, okay na yan. Play natin. Okay, kuha nyo. So, yung pangalawang paraan, ganito guys. So,
Cut ko lang to guys ha. Split ko yan. Tapos dito, sa bandang unahan, gagamitan ko siya ng keyframes. Ito. Tapos dito sa dulo, lalagyan ko siya ng keyframe. Ayan. And then, i-adjust ko yung size niya. I-zoom ko siya. Ayan. Okay, play natin. Okay. So, ganun lang mag zoom in, zoom out sa paraang tinuro ko. Okay? Next naman, ang ituturo ko naman kung paano gamitin yung chroma key. Okay? Ngayon guys, mag-a-add tayo ng background na gagamitin natin dun sa chroma key. Eto, add natin siya. Ito guys, ito yung background na gagamitin natin. Add natin yun. Next, i-add natin ngayon yung video na may background na green. Add natin siya. Click natin to overlay. Add overlay. Select natin dito sa may stock video. Ito yun. Next, na-add na natin yung video. So, i-resize ko siya. Papantay ko siya dito sa background. Ayan. So, okay na yan. Ngayon, paano ba matanggal tong green na background? Hanapin natin dito yung ito yung chroma key. Pag na-select nyo na yan guys, itong bilog na to, tapat nyo siya dito sa may green. Pag natapat nyo na siya sa may green, click nyo itong intensity. Adjust natin siya ngayon. Para mawala yung green, di ba? Ayan. So, okay na sa akin yan. Play natin siya ngayon, guys. Okay? So, ganun lang magtanggal ng green na background gamit yung chroma key. Ngayon, itong background na to, ipapantayin natin siya doon sa video. So, tap natin siya and then adjust natin siya dito. Papantayin natin siya sa video. Okay? Play natin siya. Okay, so okay na tayo doon. Paano magtanggal ng green na background at kung paano magpantay ng background doon sa video. Next, paano ba mag-add ng animation na subscribe animation button? So ganito lang. Back natin to. Add overlay tayo. I-add ko tong ito yung subscribe animation button ko. Okay, play natin. Okay? So, ganun din. Punta kayo sa chroma key. Itatapat nyo itong bilog dito sa green. Ito. Okay? And then, select nyo itong intensity. Tanggalin natin yung background na green na yan. So, okay na yan. Play natin. Okay. Ngayon, gusto nyo liitan to, gamitin nyo yung daliri nyo para maliitan siya.
Yan, tapos ibabaan natin siya dito. Okay na yan. Play natin. Okay. So, ganun lang kadali mag-add ng animation ng subscribe animation button sa video. Okay? Next, kung napapansin nyo to guys, ito, yung CapCut, yung watermark. Paano ba alisin yan? So, ganito lang guys. Cut natin. Yung watermark niya. Okay? Tap natin yan. Tapos, delete. Nawala na siya. Okay? Next, paano ba mag-add ng background? Yung background music or music background ba matawag ng iba. So, dito lang, add audio. Click nyo yung sounds. And then, dito guys, meron ako na download na background music dito sa folder. Then, click nyo yung from device. Ito yon, ito yung na-download ko na. So, click nyo yung plus sign na to. And then, ayun na. Diba? Okay. So, paano ba siya ina? Click nyo yung sounds. Click nyo yung volume. Pwede nyo i-adjust yan dito. Pwede nyo hinaan. Pwede nyo lakasan. Okay. Hinaan ko siya. Okay na ako dyan. Next, dito naman sa paglagay ng background music. Madalas ginagamit ko dyan ito yung fade. Ano ba yung gamit ng fade in duration? Andun yung pagpamasok yung kanta, dahan-dahan siyang lumalakas. And then, ito yung fade out. Gamit nyan, dahan-dahan siyang umihina. So, adjust natin to. Ayan. So, fade out. Ganun din. Ayan, para sila. Okay. So, okay na tayo doon kung paano mag-add ng background music. Paano gamitin yung fade in, fade out. Okay, so, delete ko siya dito. Okay, next, paano ba mag-export? Export ng video. And dito, click nyo lang to. Pwede nyo i-adjust dito ng 1080p yan guys. Tapos dito sa frame rate 30. Ayan. Para mas okay yung quality nya. Ngayon, sa exporting, click nyo tong ito yung nasa taas. Okay. So, naituro ko na kung paano mag-edit ng video sa CapCut. Maglagay ng background music, ng background, paano mo gamitin yung chroma key, paano maglagay ng subscribe animation. So, ayun lang. Kung nagustuhan nyo itong tutorial na ginawa ko, guys, paki-subscribe and paki-click na rin yung notification bell para mas updated ka pa sa mga susunod kong video. Okay? So, ayun lang. And thanks for watching.